kailangan mong ulihin ang aso sa Tori. Ha? On board ka na sa plano ko? Oo. Kailangan natin tulungan sila. Ikinwento ni Ruby kay Carmi ang problema ng higanting si Bruce. Nalala ko tuloy si Miss Froggy. Nalala mo yung alaga kong pala ka nung bata pa lang tayo? Kahit saan ako magpunta noon, kasakasama ko si Miss Froggy. Isang beses nga, niinom niya ang isa kong potion at siya'y naging uod. Gumawa agad ako ng reverse potion para bumalik siya sa pagiging palaka. Ang iba kong kailangan na ingredient sa potions ko, siya ang nanguhuli para sa akin. Tuwing malungkot ako, siya ang nagpapasaya sa akin. Hanggang sa tumanda siya, hindi niya ako iniwan, Ruby. Naalala ko nga, noong mahuling araw niya, halos hindi ko na nga siya bitawan eh. Kahit pagalitan na ako nila Mama at Papa, yakap-yakap ko lang si Miss Froggy. Kaya naiintindihan ko, higante. Makagawa ko ng potion para mapalit ang higante, para mayakap na si Chacha. Napuno ng pag-asa si Ruby sa narinig niya mula kay Carmi. Habang pinanonood ang paggawa ni Carmi ng potion, pa, may naisip si Ruby. Hihingi rin ako ng tulong sa mga spellcaster. Baka sakaling matulungan din nila si Chacha. Buong araw umikot si Ruby sa Mahikavil para humingi ng tulong sa mga residente. Halika po, halika po kayo. Sumama po kayo sa gubat. Tulungan po natin sila Chacha at si Bruce. Walang pag-aatubili ng mga nag-alok ng tulong ang mga ito, lalo nang malaman nilang sina Bruce at Chacha pala ang nagpoprotekta sa Mahikavil. Ruby! Ruby! Tapos ko na po siya! Tara na sa gubat! Sama-samang nag-marcha papuntang gubat ang mga residente ng Mahikavil. Bruce! Nandito kami sa tuba! Halika! Kunin mo ang potion na magpapaligid sa'yo! Chacha! Narinig mo yun? Halika! Sana gumana, please! Chacha! Salamat. Salamat sa inyo. Bruce, ito nga pala si Carmi. Siya palang gumawa ng potion na ininom mo. Bruce, dahil nadali ko ang paggawa. Tatlong araw lang ang bisa niya na. Pero hayaan mo, Bruce. Hihingi rin tayo ng tulong sa iba pang residente. Baka meron sa kanila ang kayang pagalingin si Chacha. Kinabukasan, isa-isang nagsilabasa ng mga residente na gustong tulungan sina Chacha at Bruce. Pero ni isa sa mga inventor, potion maker, at spellcaster, walang makapagsabi kung ano ang mali kay Chacha. Chacha, ginawa na lahat ng mga taga-Mahikavil ang pwede nilang gawin. Pero hindi ka pa rin lumalakas eh. Tatanggapin ko na lang ba na iiwan mo na ako? Sa pangalawang araw ni Bruce bilang tao, minabuti na lang niyang magkaroon silang dalawa ni Chacha ng quality time. Sabay nilang pinanood ang pagsikat ng araw at ng palubog ng araw. Sabay rin nilang pinanood ang pagbago ng kulay ng kalangitan. Bukas, muling araw ko bilang tao. Bawat segundo ng araw ko, ibibigay ko sa'yo, Chacha. Promise ko yan. Kinabukasan, nagising ang Mahikavil sa isang tunog na matagal-tagal na nilang hindi naririnig.